Kumusta na kayo, mga pamangkin, mga kaibigan, mga kabarangay, mga kamag-anak, mga kapatid? Napakarami na nating napagsalu-saluha mga mensahe dito sa Quaran episodes natin. At lalo itong ating Friday episodes, dumadami na rin. At habang dumadaan ang mga araw, meron tayong magandang mga ipagpasalamat. Ibig sabihin, dumadami na ang researches, dumadami na ang nalalaman natin. At sooner ay magkakaroon na ng maraming sagot ang mga tanong natin at mga solusyon sa mga challenges ng ating buhay. Dahil marami tayong mga kapwa-taong walang tigil ang pagsisikap na hanapan ng mga kalutasan ang challenges na hinaharap natin. Meanwhile, ang atupagin naman natin ay payamanin ang ating espiritu, patibayin ang ating loob at palalimin, palawakin, pataasin ang ating pananalig. Sa mga nakaraan nating mga pag-aaral ay inungkat-ungkat at binuklat-buklat natin ang Ecclesiastes. At ito ay talagang gusto ko at paboritong balik-balikan kasi hindi maubos-ubusan ng ibibigay sa ating karunungan basta willing tayong buksan ang ating isip at tumanggap ng liwanag. Ngayon, itutuloy natin ang pagbabasa sa chapter 2 at tinawag natin itong Ecclesiastes 2b kasi may nauna na 2, wag na lang. Yan ang title natin. Wag na lang. Yan ay hindi yung parang nagtatampong, wag na lang. Kundi yung nagkaroon ng kaliwanagan na nagsasabing, wag na lang. Hindi na yan necessary. Sa mga nakaraan nating pag-aaral ay nakita nating maraming sayang na ginagawa ang tao. Wala naman talagang mabuting idinudulot sa buhay in proportion to the hardship, sa hirap. Siyempre, kahit ano naman ang gawin natin, meron pwedeng daling buti at ganda, pero proportionate ba sa sacrifice? Proportionate ba tumbas at bagay sa mga ginagawa nating paghihirap? Ecclesiastes 2:12-16. Ang nagsasalita ay si Haring Solomon, pinakamarunong na tao naglakad sa balat ng lupa, binigyan ng Diyos ng ibayo at higit na karunungan. Naisip kong ang wakas ng isang hari ay tulad lamang ng sa mga nauna sa kanya. Tinimbang kong mabuti ang karunungan, ang kabaliwan at kamangmangan. Napatunayan kong mas mabuti ang karunungan kaysa kamangmangan. Tulad ng kabutihan ng liwanag kaysa kadiliman. Nalalaman ng marunong ang kanyang patutunguhan, ngunit hindi alam ng mangmang ang kanyang hangganan. Ngunit nabatid ko rin iisa ang hantungan ng lahat. Sinabi ko sa aking sarili, ang sinapit ng mangmang ay siya mo rin sasapitin. Ano nga ba ang napalamo sa labis na pagpapakarunong? At naisip kong ito man ay wala ring kabuluhan. Pagkat kung paano ang mangmang ay malilimutan pagdating ng araw, gayon din ang lahat ng mamamatay, maging ang marunong man o ang mangmang. In other words, Solomon realizes many important things in life. One of that is, it is better to be wise than to be foolish, of course. But he also realizes that both the wise and the foolish die. And they eventually get forgotten. Nalilimutan ng mangmang tulad ng nalilimutan din ng marunong. May mga konting marunong na matatandaan for a while but not forever. Or may mga konting maaalala sa kanila sa mahabang panahon, pero konti lang. Mayroon agad na immediate lesson ito sa ating buhay, mga kapatid. Don't work, don't sacrifice too much for wisdom. Parang kabaligtaran ang conclusion na ito. Dahil di ba ang common idea, lagi ka magpakarunong, magpakatali-talino ka, dapat nalubhasang nalubhasa ka. Pero si Solomon na naging pinakamarunong ang nagsasabi niyan, huwag na lang. Huwag na lang. Kasi kung gaano ka man karunong, malilimutan ka rin. Tulad ng malilimutan ng mangmang. Eh yung marunong, ang daming sacrifice para dumunong. Ang dami niyang ibubuno ng mga problema. Ang dami niyang kakaining bigas. Ang dami niyang sosolve ng problem. Ang dami niyang sakripisyo. Ang dami niyang palalampasing ligaya at sarap para lang rumunong. Tapos mamamatay din siya tulad ng mangmang. At malilimutan din. Sabi ni Solomon, do not be too wise. Do not be always wise, then miss the fun in life. At yan ang mahalagang part. Hindi sayang
At hindi wag na lang na magpakarunong, pero kung mawawala ang ligaya, malaking ligaya, mawawala ang kapayapaan, katahimikan, mawawala ang mga friendships, mawawala yung nakakapagpasarap ng feeling, yung nakakapagpayaman ng damdamin, rumunong ka nga, wag na lang. Meron din yung isa pang application na kuminsan, sa pagpapakarunong-runong mo, ayaw mo nang para magmukha kang nabola, ayaw mo nang magmukha kang nalamangan, ayaw mo nang medyo ka nagmukha kang natalo. So, ipagpipilitan mo yung karunungan mo, yes, nanalo ka nga, yung runong mo nga ang nagtagumpay, pero sumaya ka ba? Baka nawala mga kaibigan mo, lumayo sa'yo mga tao, nawala ang ligaya ng buhay, kaya pag ganun din lang ang pupuntahan ng sobrang karunungan, wag na lang. In fact, sa buhay na ito, sa ating mga kamag-anak, sa ating mga kaibigan, mga katrabaho, minsan, di ba, yung pinapalampas na lang natin, kung minsan nagtatanga-tangahan na lang tayo para wala na lang gulo, minsan nagbumuka na lang tayong parang na isahan nila, na natalo ng karunungan nila at tayo na-deceive, pero para tahimik na lang ang buhay, nagbibigay ka na lang, nagpaparaya, yun yung mga wag na lang. Huwag ka nang sobrang laging manalo sa argumento, because those that always win arguments usually lose friends. Kahit sa mag-asawa, yung laging panalo sa pagtatalo, laging siya ang bida, laging siya ang maingay ang boses, karamihan yan, siya lang yung nawawalan in the end. Kasi nilalayasan sila ng partner nila at mahanap ng ibang ligaya. Kaya maraming mga very rich or very intelligent, very accomplished wives or husbands na iniiwan ang asawa nila tapos ang pinagpapalit, parang kung sino lang na walang kwenta, nagtatanong sila, bakit ako? Bakit niya ako ipagpapalit sa ganun? Walang kakwenta-kwenta yung ipinalit sa akin. Samantalang ako accomplished, ako maganda, ako may kaya, ako matalino. And I say, yun nga eh. Ano ba ang nararamdaman ng partner mo pagkasama ka? Anong feeling niya sa sarili niya? Muchacho? Achoy? Katulong? Ano ba ang feeling niya? Eh, ang taas-taas mo nga, ang liwaliwanag mo, ang ganda-ganda mo, ang ning-ning-ning-ning mo. Eh siya, ano nangyari sa kanya? Baka siya yung nawala, siya yung minaliit, siya yung natapakan. Kaya kukuha siya ngayon ng sa tingin mo'y walang kwenta, pero pagkasama naman niya yun, feeling like a king siya or feeling like a queen. So, lugi ka rin. Nagpakarunong-runong ka, nagpakahusay-husay ka, pero may mga nawawalang kapalit that sometimes being so wise and always being the intelligent one is not worth it. Kung may kapalit na emotional loss. Kaya, wag na lang pagka ganun. Kung minsan, wag ka na lang makipagtalo, sige na. Ibigay mo na. Kung hindi mo na ikamamatay, hindi mo ipagdurugo, hayaan mo na. Wag ka na lang makipagtalo. Patunayan mong alam mo, mas matalino ka, na buko mo siya. Wag na lang. Ecclesiastes 2:17-23. Kaya't kinamuhian ko ang buhay, sapagkat pawang kahirapan lamang ang idinudulot nito sa akin. Lahat nga ay walang kabuluhan at tudad lang ito ng paghahabol sa hangin. Wala na rin halaga sa akin ang lahat ng pinagpaguran ko sa mundong ito sapagkat ito'y maiiwan lamang sa susunod sa akin. At sino ang nakakatiyak kung siya'y marunong o mangmang? Gayunman, siya pa rin ang magmamana sa lahat ng mga pinagpaguran ko at ginamitan ng karunungan sa mundong ito. Ito may walang kabuluhan. Kaya nga nang hinayang ako pagkat ako ay nagpakapagod ng gusto sa mundong ito. Lahat ng pinagpaguran ng tao'y pinamumuhanan niya ng karunungan, kaalaman at kakayahan. Ngunit pagdating ng araw ay iba ang magpapakasaya sa mga pinagpaguran niya. Ito ay wala ring kabuluhan at ito'y hindi tama. Nagpapagod at nagpapakahirap ng gusto sa mundong ito. Ang isang tao ay nagpapagod, ngunit para saan ba ang pagpapagod na ito? Ano mang gawin ang tao ay nagdudulot sa kanya ng balisa at hinanakit? May mga gabi pang hindi siya makatulog sa pag-iisip, ito man ay walang kabuluhan. Ngayon, bago tayo magsalita ng mga sinabi ni Solomon, itiyakin muna nating marami na tayong nalaman, marami na tayong nagawa, bago sabihin natin ay baliwala. Pero kung wala ka pa nagagawa, wala ka pang alam, wala ka pang karapatan na mag-isip ng ganitong mga bagay. Para kasing sinasabi ni Solomon, papunta pa lang kayo, pauwi na ako,
Nagsisimula pa lang kayo, tapos na ako. So, alam ko na yan, makinig kayo sa akin sa mga ipapayo ko sa inyo. And according to him, it is disheartening that the one who works very hard to gather wealth will be outlived by it. Will have to leave his hard-earned wealth to others and will have no control over it as he dies or after he dies. Dahil ang daming yaman na naipundar ni Solomon, alam niya, mamamatay na lang siya at lahat, marami pang matitira. Pero alam niya rin, ang sakripisyo niya, hirap para maipundar lahat yun. Kaya sinasabi niya, hindi sulit. Ang laki-laki ng pagod ko, pero ang konti-konti ng may enjoy ko, dahil iiwan ko sa kasunod ko na sino makakapagsabi kung magiging matalino siya o hindi. Sino makakapagsabi kung pagmamalasakitan niya ang ipinundar ko o wawaldasin niya. Sino makakapagsabi kung pararamihin niya ito o uubusin. Ang dami ko yatang gabing hindi itinulog. Ang dami kong pagod na hindi ipinahinga. Ang dami kong dapat ay katahimikan na ipinag-isip at ipinag-alala para maipundar ang lahat ng ito. At pagkatapos, ibibigay ko sa aking successor na baka mamaya wala siyang gawin kundi mag-enjoy at maubos din lang ito. So sino sa aming dalawa ang panalo? Edi siya. Remember, ang nagsasalita ay hari. Napakarami niyang kayamanang naipundar at napakarami niyang kapangyarihan na nabuo, na consolidate. Tapos, syempre, may succession, ipapamanan niya yun. At sa isang kaharian, hindi laging ang anak mo ang magmamana. Kumisan, inubos kayo ng mga kalaban niyo. Yung next of kin niyo na lang na hindi niyo kaano-ano masyado, yun na ang magmamana. O kumisan, kalaban mo, inagaw niya yung trono, siya na ang hari, o siya na ngayon ang magpapasasa sa mga pinaghirapan mo. And in a smaller scale, sa ating personal na mga buhay, pwede mangyari ito. Pwede hindi naman tayo King Solomon, hindi tayo ganun kayaman o kapangyarihan, pero meron din tayong mga pinaghihirapan. At sabi niya, alam nyo, dapat hindi kayo masyadong magpundar kung ang magiging dulot nito ay sobrang sakripisyo, sobrang abstinence sa kaligayahan, sa mga paglalasap ng kasiyahan, tapos sobra-sobra sa inyo yung naipundar nyo, tapos hindi nyo naman nakokontrol kung sino ang pupuntahan niyan. Halimbawa, okay, marami ka ipinundar, tapos naiwan mo sa iyong anak. E di syempre, masarap iwan yun sa anak mo. Pero makokontrol mo ba kung sino mapapangasawa ng iyong anak? Makokontrol mo ba ang ugali nun? Makokontrol mo ba ang magiging mga ugali ng iyong mga apo? Diba? Kaya sabi niya, mamaya, hindi pa sila maging mabuti sa akin. Kung matanda na ako, pagpasasaan nila yung pinaghirapan ko, eh kung sobra naman ang sakripisyo ko para lang iwan sa kanila yan, wag na lang. Yun ang point ni Solomon. Do not work too hard to gather more treasures than you could enjoy in your earthly lifetime, in your youth and early adulthood. Ito ay sinasabi ni Solomon para doon sa mga ang laki na ibinabayad para lang magpundar. Kasi may mga pamilya, halimbawa, hindi na kayo nagkasamang mag-asawa buong buhay sa pagpupundar nyo ng kabuhayan, sa pagpapaaral ng mga anak, sa pagbibigay sa kanila ng mga luho, nasakripisyo na ang inyong wedded bliss, nasakripisyo na ang inyong pagsasama. Yung dapat sana tuwing gabi, pagkatapos sa trabaho, uuwi ka sa iyong asawa, kayo ang magkasama sa pagkain, kayo ang magkatabi matutulog, kayo ang magkasama mag-almusal. Pero ganong karami mga couples ang hindi yung nararanasan? Tapos dumadaan ng 5 taon, 10, 15, 20, 25, 30 taong hindi magkasama, tapos yung mga naipundar, mga kabuhayan, mga kagamitan, mga napag-aral ng mga anak, tapos biglang, ang tanda nyo na, mamamatay na kayo, hindi nyo na-enjoy. Sino mag-e-enjoy? Yung manugang nyo, yung mga magiging apon nyo, na kuminsan eh, hindi nyo naman napalaki, hindi kayo tinitingnan, hindi kayo minamahal. Hindi itinuturo ni Solomon na maging maramot tayo. Pero ang sinasabi niya, huwag sobra-sobra to the point na yung sariling buhay mo na ang nasakripisyo. Kasi yes, hari ka, gusto mong palakasin ang kingdom. Hari ka, gusto mong may maiwang kang kayamanan sa kaban ng kaharian. Yes, magulang ka, gusto mong may maipundar ng mga gamit, may maiwan ka ng mga pamana sa mga anak. Pero not to the point na nalugi ka na sa buhay, hindi ka na nakapag-enjoy para lang maibigay sa kanila yan. Kasi tungkulin mo rin na paligayahin ang iyong sarili. So, kailangan yung more rest and peace ang enjoyin mo sa buhay. Basta't meron ka ng kinakain,
may sapat ka ng ibinibigay sa iyong mga kaharian o sa iyong pamilya o sa iyong mga anak. At kung napag-aaral mo naman sila, napag-aaral mo naman, hindi mo na kailangang sikapin na magkakaroon sila ng sobrang maraming luho sa susunod na maraming mga taon. Sila na dapat ang maghanap buhay nun. Sila na dapat ang mag-secure nun. Kasi meron kang buhay, you have a life to live. Huwag mong dayain ang sarili mo sa pamamagitan ng sobrang sacrifice. Do not give to Peter by stealing from John. And sometimes you give to the next generation by stealing from your own self. Kaya, importanteng pag-aralan natin ang mga sinasabi ni Solomon. Do not gather too much or too many. Kasi problema ang maintenance at problema ang pagbibigyan niyan later. May isa pa kasing wisdom si Solomon. So huwag kang sobrang magpakarunong, huwag kang sobrang magpundar, huwag kang sobrang magpakayaman. Kasi mahirap i-maintain. Mapapagod ka na naman. Mahirap bantayan yung napakarami mga pundar. At pagkatapos, later on, problema mo rin kung kanino ibibigay. Yan ang problema ng mga mahilig mag-collect. Yung collect ng mga elepante o kampana, collect ng ganito, ng gano'n, ng alahas. Mamaya, pagka wala ka ng gana sa mga ganyang bagay dahil may edad ka na o may sakit, hindi mo na ngayon malaman kung kanino ibibigay. Nagahanti ka na kung kaninong pamangkin, kaninong anak ibibigay. Kasi hindi naman ko mo anak, laging may malasakit. Kaya kuminsan sa pamangkin ibibigay. Hindi naman ko mo pamangkin, may malasakit. Kaya kuminsan ibibigay dun sa katulong na maganda ang kalooban. Kasi nga, gusto mong maibigay dun sa susulit, magpapahalaga, at magpaparami dun sa iiwan mo sa kanila. So Solomon says, be wise. Do not sacrifice peace and rest for excess wealth, even for excess wisdom, even for excess karunungan. Meron nga ako narinig na nagsabi, ay naku, tama na sa akin ang kaaral, kasi ang dami ko na napag-aralan, mag-e-enjoy na lang ako sa buhay, hindi ko naman kailangan laging alam lahat at napakatalino. Pero dapat ang nagsasabi niyan, yung marami ng alam, ha? Pero wala pang kaalam-alam, wala pang karapat na magsabi ng ganyang mga bagay, dapat meron ka munang minimum na malaman, meron kang minimum na kitain, meron kang minimum na ipunin, bago ka magsabing, wag na lang. Ecclesiastes 2, 24-26. Ang mabuti pa sa tao'y kumain at uminom, at pakinabangan ang bunga ng kanyang pinagpaguran. Alam ko ang lahat ng ito ay kaloob ng Diyos. Kung wala ang Diyos, sino pa ba ang makakakain o makakaranas ng kasiyahan? Ang karunungan, kaalaman at kaligayahan ay ipinagkakaloob ng Diyos sa lahat ng kinalulugdan niya. Ang makasalanay, pinagtatrabaho niya at pinag-iimpok upang ibigay lamang ito sa gusto niyang pagbigyan. Ito man ay walang kabuluhan tulad ng paghahabol sa hangin. Sa haba ng buhay ni Solomon, sa dami ng kanyang nalaman, naranasan, kaya siya nakarating sa ganitong gininto ang mga aral sa buhay. Para mga latik na napakasarap, pero yung konting latik, isang kutsarang latik, ay kuminsan ay galing sa isang basong gata, no? Na niluto para maging isang kutsarang latik. At yung isang basong gata, kuminsan ay galing sa isa o dalawa o tatlong nyog na kinudkod at ginata para magkaroon ng isang kutsarang latik. At ganoon din ang karunungan ni Solomon, parang latik. Kahit konti lang ang sabihin niya, ang pinagmulan noon, napakaraming karanasan, napakaraming pag-aaral, napakaraming pagsusuri at pagsisiyasat sa buhay. Kaya dapat ay kapulutan ng mga gininto ang aral. Pero sinasabi niya, work only enough for what you can enjoy. Do not overwork just to have excess that won't be in your control anyway, na ipamamana o ipamimigay. As we have said, do not steal from the here and now deserving or needy Peter, just to bequeath it to a still unborn, unknown, and possibly undeserving John. Yung may need ka na ngayon, hindi mo pa bibigyan, hindi mo pa tutugunan dahil pinaglalaanan mo yung ang layo-layo pa. Inilalaan mo sa mga hindi mo pa ipinapanganak na mga apo. Hindi mo inilalaan mo sa mga hindi mo pa nakikilala magiging manugang. Tapos yung need mo ngayon na pahinga, yung need mo ngayon na sarap, yung need mo ngayon na ligaya, tinitikis mo para doon? No, you don't steal from Peter to give to John.
Pero ang mahalaga, bigyan mo lahat. Yes, bigyan mo ang anak mo, mag-ipon ka ng pwede mong maipamana, pero huwag yung dineprive mo na ang sarili mo, pinalungkot mo na ang sarili mo, pinahirapan mo ang sarili mo, inako mo lahat ang hirap at pagod at pagtitiis para lang ibigay. Kailangan lahat magkaroon, including you. Dapat, sabi ni Jesus, love your neighbor as yourself. In other words, you love yourself and you love your neighbor like you love yourself. But you cannot love your neighbor unless you love yourself first. So kung ikaw ay magiging mabuting magulang, mamahalin mo anak mo, mahalin mo rin ang sarili mo. At kung mamahalin mo ang anak mo, mahalin mo rin ang iyong kabiyak. Kung meron pang nadyang partner sa iyong paligid, mahalin mo rin siya. Hindi yung pareho kayo magtitiis ng sobra-sobra para sa mga anak. Pagkatapos, mag-aasawa yung mga anak nyo, magkakaroon kayong mga manugang na masasama ugali, mga mararamot, pagkatapos kayo sising-sise, pero too late, matanda na kayo, hindi na kayo makakapag-start uli, at naipamanan nyo na yung mga pera, hindi nyo na hawak, so mamaya, kayo pa tinikis, kayo pa yung hindi inalagaan at hindi ipinagamot, edi sobra namang kayong nagpakalugi-lugi. Yan ang sinasabi na Solomon. Kanino pupunta itong pinupundar ko? Magiging matalino ba siya? Titingnan ba niya ako? Bibigyan ba niya ako ng pansin? Pero kaya dapat, hindi ko masyadong isakripisyo ang sarili ko para sa ganyang mga bagay. Hati-hati. Huwag todo bigay. Huwag todo sacrifice. At syempre, kung ikaw naman yung naging next king, eh, alalahanin mo naman yung nauna sa'yo. Mahalin mo yung pinundar niya. Huwag kang maglustay-lustay dyan, kundi paramihin mo palalo ang pinamana sa'yo. Kung ikaw yung anak, ikaw yung manugang, ikaw yung apo na nakinabang sa hirap nung nauna sa inyong mga elders, aba, suklian niya ng kabutihan. Kailangan lalo pa ninyong paramihin yung iniwan sa inyong kayamanan para makapagbigay kayo ng marami doon sa mga matatanda, hindi inubos nyo. Meron nga eh, mga pamilya, kilala natin ito, ang dami-daming lupain, ang yaman-yaman. Pagkatapos yung anak nila, ang napangasawa, sobrang sugarol. Ano nangyari? Isinugal ng manugang kanilang mga kayamanan. At nung tumanda na itong dalawang matanda, hindi na nila alam ang nangyayari sa labas ng kanilang kwarto. Nandoon na lang sila, nakahiga, naghihintay na lamang ng umaga pag gabi at naghihintay ng gabi pag umaga. Ang hindi nila alam, eh naibenta ng kanilang anak na asawa ng manugang nila na nagsusugal at nagpapakatalo-talo ang buo nilang kayamanan. Kaya mga anak, magpakatalino rin kayo nang pipiliin nyo maging partner sa buhay. Lalo kung meron kayong mga mamanahin dyan, meron kayong mga matatanggap na pinaghirapan ng inyong mga magulang, piliin nyo naman, huwag naman yung kitang-kita nyo agad from the beginning na disaster ang pinapasok ninyo. Kasi kawawa naman yung mga magulang, yung mga nauna na naghihirap para mangyari ang ganyang mga bagay. Part of godliness yan. At kung kayo yung anak, kayo yung mga nugang halimbawa, at kahit apo kung umabot pa kayo, nakikita nyo na sobrang magsakripisyo yung magulang o yung matanda, kayo lang mag-volunteer. Huwag na po ako ng bahala dito. Bahala na kami sa sarili namin. Mag-enjoy na kayo. Yung konti nyong naipon dyan, gamitin nyo para kayo mag-enjoy. Huwag nyo nang sa akin ubusin kasi malalakas pa kami. Kami nalang maghahanap buhay. Dapat meron ka rin ganung volunteerism. Hindi yung tinanggap mo ng tinanggap, kinuha na ng kinuha lahat, at sila naman nalugi. Dahil yung buhay nila, hindi nila naranasan yung pahinga, hindi nila naranasan yung ligaya at yung sarap ng buhay. Dapat lahat mayroong wisdom na ganyan. Para si Solomon ay hindi malugi sa kanyang mga sinulat na Ecclesiastes. Kaya naman niya yung sinulat para pakinabangan ng marami ng lahat ng makakabasang handang matuto. At sabi pa nga, please God to receive wisdom, knowledge, and happiness. Kasi yan ay ipinagkakaloob ng Diyos. Yung tunay na wisdom, di naman niya na pag-aaralan. Pinagkakaloob yan. Pero yung mga nag-aaral at nagbubukas ng kanilang isip, mas malaki ang chances na tumanggap sila ng wisdom from God. Kasi yung wisdom, pagka ibinigay, merong sahod na lalagyan yung nag-aaral, yung merong knowledge. So kailangan may knowledge ka naman na pwedeng pagsidlan, tungtungan, taniman ng wisdom. At sabi, ibinibigay yan ng Diyos. Ang ginagawa daw ng Diyos, pinagtatrabaho yung mga sinners at pagkatapos, ibinibigay niya sa mga nakakalugod sa kanya yung mga bunga ng pinagtrabahuhan ng sinner. Now, don't be a sinner. Ang ibig sabihin lang nitong sinner na ito,
don't do things wrongly. At isa doon yung sinasabi ni Solomon, don't work too hard with little or no rest or enjoyment to the point that you wouldn't fully enjoy the fruits of your labor. Yung sin na tinutukoy dito is yung sin against self. Yung hindi ka nag-aalaga ng sarili, hindi ka natutulog ng tama, hindi ka kumakain ng tama, puro ka sakripisyo, puro ka bigay, puro ka ipon para sa iba, well, mapupunta talaga sa kanila yung inipon mo, hindi mo ngayon ma-enjoy. Sa kanila mapupunta yon. Yun yung pagka-sinner ka, hindi mo ma-enjoy yung pinagtatrabahuan mo. At hindi yan ang mga sin na mga bisyo, hindi yan yung sin na mga kung ano-ano, kundi yung sin against self, against your own health, against your own logic, na hindi mo minamahalang yung sarili, hindi mo ma-enjoy, mapupunta lang sa iba ang iyong ipinupundar. Huwag tayong magpakalito, mga kapatid. Hindi sinasabi ni Solomon na huwag magtrabaho. Ang sabi lang niya, huwag magtrabaho ng sobra-sobra ang bunga to the point na nalugi ka na, hindi mo na-enjoy yung buhay, puro trabaho, tapos iiwan mo lang naman sa iba. Kung nagtatrabaho ka ng tama, may naiipon kang tama lang, may nai-enjoy kang tama lang, nakakapagpahinga ka ng tama lang, at nakakapagpundar ka pa para sa mga anak mo ng tama lang, edi yun ang balanced life. Pero hindi dapat sobra ka mag-sacrifice para ka lang magpakatalino, para ka lang magpakayaman, kasi mamamatay ka rin tulad ng hindi matalino. At mamamatay ka rin tulad ng mahirap. So, ang mahalaga, bago ka bawian ang buhay, bago ka sumalangit, bago ka sumakabilang buhay, lahat na gawa mo, nagtrabaho ka ng konti, kumita ka ng konti, nag-enjoy ka ng konti every day, every week, every month, every year. Para anong oras ka mang tawagin ng Diyos, hindi ka lugi. Hindi yung puro trabaho, inaantay mo lang yung retirement, tapos nalagutan ka ng buhay bago mag-retirement, nalugi ka. Hindi tayo tinuturo ang maging maramot, tinuturo lang tayo maging matalino, na huwag mong dayain ang sarili, huwag mong lugihin ang sarili, tapos ilalagay mo sa kamay ng iba ang iyong mga ipinundar, ilalagay mo sa kamay ng iba ang iyong ikabubuti, eh hindi mo naman makokontrol yon. Paano pagdating ng araw? Paano kung hindi ka nila lingapin? Paano kung hindi ka nila gantihan ng mabuti? Eh di, sobra ka namang lugi. Pero kung sakali man, na ganun ang napagbigyan mo, ganun ang napagpamanahan mo, ganun ang napagpundaran mo, hindi mabuti masyado, pero hindi ka masyadong lugi kung during your lifetime, during your youth, early adulthood, and adulthood, eh, nagtira ka rin sa sarili, lumasap ka rin ng saya, hindi ka sobra nag-sacrifice. Hindi ka man mamagpasasa sa mga kabutihang igaganti sa iyo ng iba, eh at least nagawan mo na ang sarili mo ng mabuti. Pero kung nagawan mo ang sarili mo ng mabuti, nagawan mo sila ng mabuti, pagkatapos pagdating ng araw, gagawa pa sila at susukli sa'yo ng mabuti, edi everybody is happy. Pero, ang sinasabi ni Solomon, huwag mong ilagay sa kamay nila ang ikabubuti mo pagdating ng panahon. Dapat hawak mo yan at matira na may hawak ka hanggang kahuli-hulihang yugto ng iyong buhay para wala kang pagsisisi at di ka malulugi sa buhay. Hanapan ng application niyan sa iba't ibang larangan ng buhay. Sa larangan halimbawa ng pag-ibig. Huwag naman puro sakripisyo, puro bigay lahat, bigay todo, tas bigla kang iiwan. Maraming ganun. Merong magnobyo pa lang. Pag-aarali ni babae si lalaki. Magsasakripisyo si babae, magtrabaho. Pag-aaralin si lalaki, uubusin niya ang kanyang pagod. Tapos pagka-graduate at pagkaroon ng magandang hanap buhay, sa iba nagpakasal. Meron naman. Magnobyo pa lang, may joint account na. Lahat ng pera na naman itong si babae. Usually, yung babae nalulugi dyan eh. Kumisan, yung lalaki din. Pero madalas yung babae lugi. Lahat ng pera niya, nilalagay sa joint account. Tapos ini-withdraw lahat ni lalaki at nagpakasal sa iba. Dilugi na naman. Ang sinasabi ni Solomon, hindi naman masamang gumawa ka ng mabuti sa mahal mo. Hindi masamang mag-ipon ka para sa kanya. Hindi masama na paglaanan mo ang mga pangangailangan niya. Pero during that time na pinaglalaanan mo yon, na nagtatrabaho ka, kailangan good ka rin sa sarili mo. Nag-e-enjoy ka rin. Na-e-enjoy mo rin yung pinagkakakitaan mo. Hindi puro ka sacrifice. Para wala kang pagsisisi sa pagdating ng dulo. I-apply ang ganitong karunungan sa pag-ibig. I-apply ito sa family relations.
At mga magulang, lalo sa Pilipinas, usong-uso, you give everything, you sacrifice everything. Ang sabi ni Solomon, magdahan-dahan. Kasi iiwan mo ang lahat sa mga hindi ka nakakatiyak. Kung lilingapin ka, kung magiging mahusay ba sila o hindi. Ang malungkot, pag na-realize mo yan, ang pagkatanda ka na, it's almost too late to begin again. It's almost too late to take care of yourself again kasi nasa 5:45 p.m. ka na lang yung buhay. Malapit nang lumubog ang araw, wala ka ng lakas, wala ka ng chances. So habang bata ka pa lang, magpakatalino na. I-apply natin ito, hanapan ng wisdom from God. God bless us all.